Good morning po ulit sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sana po okay kayo at kagaya ko. Maraming pong salamat sa mga patuloy na nagsusubscribe sa aking channel at sa mga feedback po ninyo at saka dun po sa mga private message na pinapadala nyo po sa akin. Salamat po dun po sa mga nakikisimpatsa sa mga pinagdaanan ko. Sana po maging panuntunan po natin sa buhay. Yung pong sinishare ko sa inyong mga story ng buhay ko, matagal ko po yung itinago, matagal ko po yung iningatan at sinarili. Okay na po ako ngayon, so wala na po tayong dapat ipag-alala. At kahit po dun sa mga sinishare ko ng mga beauty products at mga beauty secrets po, matagal ko rin pong inilihim at itinago yan. Dahil ginagamit ko po yan at marami po nagtatanong noon. Ngayon po, willing na akong i-share sa inyong lahat yan. Para naman po nang sa ganun, makinabang din po tayo at saka kagaya nga ng sinasabi ng marami. Sana ro, pag nag-age sila ng 60, kagaya ko. Mararating po natin yan, basta po maingat lang po tayo at lagi po tayong iiwas sa mga stress ng buhay. Pilitin po natin maging masaya kahit po marami na tayong nagiging mga problema, lalo na sa mga panahon na to. Okay po, itutuloy ko po yung last video kung paano ko po napagtagumpayan, napiliin yung aking naging asawa, yung mga do's and don'ts of dating po, yung dating 101, paano po ba natin pipiliin, paano po tayo magiging maingat sa pagpili ng mga kasama natin sa buhay, lalo na po kung nasa ibang bansa tayo. Dahil napakarami po mga pagkakamali at mga taong hindi tama ang mga ginagawa sa ibang bansa. Gawin po nating kapakipakinabang yung ating pagiging malayo sa ating pamilya. Pilitin po natin na sila lang ang lagi nating priority. Wala na pong iba. Pero bago po natin umpisahan yan at ituloy yung aking istorya sa Dating 101 kung paano po tayo naging matagumpay sa pagpili ng kasama sa buhay, i-share ko po muna uli. No, before anything else, umaga po ang ating collagen. Lagi-lagi po yan ting umaga. Huwag po natin kalilimutan. Ito po ay aking ritual na aking best friend. Si Skin po nag-share sa akin. Yan po, maganda po yan. Maraming tubig at collagen. Isa pong napakagandang kombinasyon. Ito pong Sorbolin Cream. Paulit-ulit ko pong sinishare sa inyo. Napakamura lang po nito. Sorbolin Cream, Skin Basics po ang tatak niya. Nabibili po siya dito. Ewan ko lang po kung anong Sorbolin Cream meron po sa ibang bansa. Pero yun pong pang facial skin. 100% pure, fragrance-free, and hypoallergenic. Pharmaceutical grade ingredients. So ito pong Skin Basics for sensitive skin. Ito po yung napakaganda. Pag ipinahid nyo po, kinabukasan ang balat po ninyo is looking fresh and very fine po yung texture. At nag-absorb po ng mabuti sa skin. So yung po mga anak ko, nagsisisi daw sila, bakit hindi nila dinamihan ang bili? Sabi ko sa kanila, sabi ko na sa inyo, dagdagan nyo ang bili dito dahil napakamura lang po nito. Hindi ko po alam kung ano pong meron, anong brand po meron sa ibang lugar. Pero ito po ay Sorbolin Cream. Yun lang po. Anti-aging po siya. Sa mga sobrang nagda-dry po ang skin, ito po ang napakaganda. Lalo na po dun sa mga maraming nagiging wrinkly na po ang skin. Ito daw po ang isa sa pinaka-advisable kahit ng mga doktor. At kagaya po ng ito po, lagi ko pong paminsan-minsan gumagamit po ako ng sheet mask. Ito po yung makikita natin sa mga Korean series na lagi silang naglalagay sa skin nito, yung sheet mask na ito. Marami po ako nito, yung anti-aging, brightening intensive care mask. Yan po. Minsan po habang nanonood ako ng TV, meron ako nito para po akong multo. Nakatapal po yan sa buong mukha ko. Maganda po yan, once a week. Gawin po nating ano, kasi deep penetration on your skin, nag-absorb po siya ng mga nutrients sa skin at tutuyo po yung, basang-basa po yan, halos tumutulo po yan pag nilagay niyo sa mukha niyo. Tapos as you go along, habang nagre-relax po kayo, nag-absorb po yan sa skin niyo to make your skin hydrated. Kasi importante po talaga yung hydration sa skin. Yan po yung unang-una nakaka-cause ng aging. So dapat po maingat po tayo dyan. So yan po, share ko po yan sa inyo ho. Huwag po kayong
huwag po natin panghinayangan yung mga konting bagay. Kesa po tayo ay nagtotong eats, kesa po tayo ay nagbabar or umiinom o bumibili ng serbesa or whatever at mga bagay na hindi naman po nagbibingo dyan. Ito na lang po. Dito na lang po tayo mag-invest. Maganda pa. Okay, going back. Doon nga po sa napag-usapan natin kahapon tungkol po doon sa aking mga naging tatlong magigiting na kandidato sa puso ko. Sa puso ni Aling Gloria. Una po doon. Ang una ko pong na-meet dito actually, kung hindi po ako nagkakamali, ay ang aking asawa, si Mr. Australia. Na-meet ko po siya ng 2009. If I'm not mistaken. Nag-start po kaming magkita. Nag-coffee date po kami. Napansin ko po sa kanya, malungkot po siya. Lately ko po nalaman nung mga panahon na yun na katatapos lang po pala niya sa divorce and it's a very painful divorce. So yun po yun din yung dahilan kung bakit hindi ako masyadong na-attract sa kanya nung una. Kasi naisip ko po na he's on a rebound. So parang hindi po siya handa at ayoko po ng ganon. So yun nga po, hindi kami naging maganda yung una naming pagkikita. So parang natigil po, medyo nagkaroon ng stop yung aming communication. There are days and times na kapag nakita kong naka-online siya, bigla po ako mag-offline kasi ayokong i-message niya ako at ayokong makita niya na online ako. And then, although, yun po yung mga Yahoo Messenger pa nung araw. Yun nga po, isa po yun sa naging dahilan kung bakit parang hindi ako naging komportable ituloy yung pakikipag-communicate nun sa asawa ko, sa naging asawa ko ngayon. Going back to Mr. Houston, ito po ang nangyari. Kung tutuusin po, maganda nga pong kandidato sana si Mr. Houston eh. Kasi, okay naman po yung age niya. Okay naman din po yung yung communication namin when it comes to kids. Medyo open po siya. Gusto niyang ma-meet ang mga anak ko. Yung mga anak ko, na-meet din siya. At one time po. Ganito po ang nangyari. Kung paano ko po ginawan ng pagsubok ang bawat isa. One time po, dumating si Mr. Houston sa bahay namin at ang usapan po, magla-lunch kami sa isang restaurant. At nabanggit ko po sa mga bata na ang dinadrive niyang sasakyan ay Corvette. So, natutuwa po ang mga bata. Sabi niya, oh, mommy, your dream car is coming into reality. Sabi nilang ganyan. Sabi ko, well, actually, mamimit niyo siya. So, excited po ang mga bata na mamit siya. At excited ang mga anak ko na makasakay sa kanyang Corvette. So, noon po dumating ang punto na ang mga bata po naghihintay na sa baba ng building namin. So, dumating po siya. Dala-dala niya yung kanyang sasakyan. Although, doon po kasi sa Dubai, kahit po ang inyong pupuntahan ay nasa kabilang side lang, malayo pong iniikutan yan kung may dala kang sasakyan. So, nung dumating po siya, nag-park po siya sa malapit sa building namin, nakita niya po yung mga anak ko. At parang ang expression po ng mukha niya, parang nagulat siya dahil ina-expect nga po niya isasakay niya isa-isa yung mga anak ko para makapag-Corvette na sasakyan, ma-experience sa mga batang sumakay sa isang top-down na Corvette. So next na, ang napansin ko po, parang hindi yata welcoming sa kanya yung ganung idea. Medyo madali po akong maanuhan sa ganyan, maapektuhan. When it comes to my kids, their feelings and their happiness is very important to me. Kahit na po gaano kaliit yan o gaano kalaki yan, importante po sa akin yun. Although nakita ko yung facial expression niya na parang hindi niya yata gusto magpabalik-balik siya para pick upin yung mga anak ko. Kasi lima po yata yun eh, yung tatlo kong anak, ako at saka yung boyfriend ng anak ko at that time, nandoon yata. So, ang sabi ko na lang sa kanya, nung nakita ko yung facial expression niya, which I can
visibly seen ay parang hindi yata siya welcoming dun sa idea na magpabalik-balik siyang pick-upin ng bawat isa para i-drop dun sa ano. So, nabi ko na lang sa kanya na mauna ka na, ipark mo yung sasakyan mo dun sa may restaurant at susunod na lang kami, maglalakad na lang kaming lahat. So, nag-oblige naman po siya doon. Ay, sa akin po eh. Pagka ganun, kung sinabi ko, ano, ang in-expect kong sasabihin niya eh, ay, hindi, it's alright. I can pick each and everyone and I can, you know, let them have the experience of riding in a top-down Corvette and, you know, that's not a problem for me. Yun, in-expect kong sasabihin niya. Pero hindi po yun ang narinig ko. So, okay. Masama pong aking ano doon. Iniisip sa mga ganung bagay. So, ang nangyari po, di kumain na nga po kami. Malalakas pong kumain ng mga anak ko. Magana po silang kumain dahil sila po yung mga tipo ng mga naglalakihang mga bata na lagi nag-experience ng lagi silang ang tawag dito, they want to try different kind of food and they wanted to enjoy it. So, at they have their own money anyway to spend for whatever they wanted to eat. So, that's alright. That's okay. So, ako naman po, mahina na rin po akong kumain. At pareho naman po kami ni Mr. Houston na ganun na rin. So, nagkasundo po kami na we're going to order one food and then we're just going to share. At sabi ko dahil I will not be able to finish one order because there's a big portion of what's on the plate. Every time we know that exact restaurant, they have a big serving. So, sabi ko, we can just share in one order because we won't be able to finish it. So, that's what happens then. At ganun nga pong nangyari, nag-share kami sa order. Then the kids can order what they want. I'm not really sure. I think we have to pay for our order. And then the kids, me and Mr. Houston, we paid for our own order. I think he paid for our food. And then the kids, they paid for their own order, I think. I'm not really sure. But I don't expect him to pay for everyone. Kasi nga po, malaki kami eh. Marami kami umorder. Lalo na yung mga anak ko. And then he made a comment after our lunch, I think. Habang naglalakad na po kami sa mall kasi mag-explore pa kami. He made a comment like he was really surprised of how big eaters the kids are. The kids were eating a lot and considering that they're just small kids and blah, blah, blah. And for me, what? What are you trying to say? Are you trying to tell me that my kids are what? Mga PG? Parang sa akin po, importante yung binibitiwan mong salita. When it comes to my kids, I'm very sensitive. Hindi ko po masyadong pinansin yun. Gusto ko pong bigyan siya ng tsansa na makilala niya kami ng lubusan. Pero kasi po, importante na sa akin yung mga first impression na ganun eh. Yung pong mga naging binitiwan niyang salita, umpisa na dun sa Corvette niya, tsaka dun sa pagkain namin ng mga bata na parang nagulat siya kung gaano kalakas magsikain yung mga anak ko at kung paano kalalaki yung mga orders nila. So, if I am going to be with you, this is the family that you are going to be with. These are my kids. And if you are going to be living with us or we are going to be living with you in the course of them migrating to US in case na kaming dalawa magkatulog, yun po ang magiging scenario. Hindi po ba? So, para sa akin, malaking issue po yun eh, malaking bagay. So we continued seeing each other from time to time. Hanggang sa dumating sa punto na parang sabi ko, I'll have to think about it. I'm going to weigh things. So while he is on the side, I'm going to see what Mr. United Kingdom is going to offer. So yun po yung nangyari kay before I go with the Mr. United Kingdom. Dumating na po sa punto na talagang yung po mga simpleng bagay na natuklasan ko na yun. Hindi ko na po gustong i-pursue yung mga ganong klase ng tao. Dumating din po sa punto na kailangan niya atang bumalik ng States. At babalik na lang din uli siya ng Dubai for after a few months. Parang may aayusin daw po yata siya. So,
para sa akin, hindi na nga rin po dapat na ipagpatuloy pa. So, that stops right there and then. Pero, marami po siyang communication para patuloy ang pag-message niya sa akin, pagsasend niya ng email, pagsasend ng mga pictures, anong ginagawa niya sa US. But then, hindi ko na rin po masyadong binigyan ng pansin yun. At in-entertain ko naman po si Mr. United Kingdom. Ito naman po siya. Sobrang generous po ng taong to. Walang takot sa paggastos ng pera. Dumating po sa punto na parang feeling ko gusto niyang bilhin yung pagkakagusto ko sa kanya. Kasi pagka po nagpunta kami ng mall or nagwi-window shopping lang po ako pagkatapos naming kumain at meron akong nakitang cellphone, I'm just looking at it and then all of a sudden the sales representative will approach me with a bag of a new cellphone and saying that it was already paid by the guy that's with me. Hindi ko po yun gusto dahil hindi ko naman po kaya ko pong bumili ng sarili kong cellphone. Kahit ibalik ko sa kanya, ayaw yung tanggapin. Maraming beses niya po akong dinala sa isang mamahaling jewelry shop. Hindi ko na po babanggitin ko kung anong brand. Pero, napakamahal po ng mga jewelry sa isang sa tindahang yun. Tatlong beses niya po akong dinala. Tatlong beses niya po akong pinipilit na pumili ng kahit na ano para bilhin. At tatlong beses din po akong tumanggi. Sinabi kong wala akong gusto at wala akong balak. Kasi wala naman po akong maibibigay na kapalit kung sakasakali. At wala po akong kakayahan na ibigay ko anuman yung gusto niyang makuha in exchange of that. Lalo na kung gugustuhin ko siya. So, ang lagi ko pong sinasabi, okay lang ako, wala akong, hindi, ayoko talaga. Which, in that instance, when I told the story with my friends, they would always say, "Oh my God, how can you say no? You should have taken the chance of owning a very expensive set of jewelry or whatever." And I said, "No, ayoko talaga." So, yun po ang nangyari. So, napapansin ko na sobra siyang generous. Meron siyang in-offer sa akin one time na dahil alam niya mahilig ako mag-fishing. Sinabi niya po sa akin na dadalhin niya ako mag-fishing and he's renting a boat, a private yacht just for us to be brought to the middle of the ocean in UAE wherein we can do fishing and there will be big fishes and stuff like that. I think he's going to pay a huge amount of money just for that to happen. And I said to him, you know, if I wanted to catch those big fish, I'll just go to the market and that will not cost me too much. Ayokong, although iba yung experience pag nangingisda ka, pero for you to spend that much, ay parang hindi naman yata tama. Mabuti nga ako at ako ang kagaya ko ang nakuha niya. Ako ang kanyang dinidate yung mga panahon. Kasi kung nagkataon pong ibang babae yun, baka po napagsamantalahan na siya ng bonggang-bongga. So, sinabi ko po sa kanya na all I can offer is friendship. At hindi ako po pwedeng makapag-commit pa ng higit kaysa ron. Ito na po, bigla niya ako nilitanyahan na, you know, I own this big building in the UK that's being rented as a university and that costs this much and that much and I'm willing to sell that property and I'll be having this amount of money. And I said to him, why are you saying this to me? Why are you telling me that you own this building? I don't care how many buildings you own and how much money are you going to have. But the fact is, I cannot be with you. I can only offer you friendship and I don't want to go out on a date with you anymore because I don't want to lead you on. And he was really very, very hurt, I think, when I said to him very bluntly that that is my decision. The reason why I have decided to stop seeing Mr. Houston and Mr. UK is because of Mr. Australia. This is what happened with Mr. Australia, which is my husband now. At that time, we were dating. We stopped seeing each other in 2009. We resumed seeing each other middle of
2010, if I'm not mistaken. Nag-meet uli kami after 9 months of not seeing each other. At nung nag-meet kami, narekindle po yung friendship muna. And then after that, he went for a trekking or chimpanzee sitting in Kenya, and he decided to do a stopover in Dubai, wherein he contacted me and he asked me he wants to see me for lunch. And then after that, after seeing me for lunch on that day, that night, I think he did call me again and asked if I wanted to see him for dinner the following day. And this is going to be in Dubai because I was in Abu Dhabi at that time. So I said, yes, why not? So I went to Dubai that particular night to have dinner with him. And for some reason, we reconnect after that. And so when he went to Kenya, we stayed in touch. We kept communicating with each other and we express our likes and express the fact that he is looking forward of staying or, you know, spending his remaining days or the days of his life with me. In-entertain ko po yun kasi po na-feel ko na yun po yung commitment na gusto ko eh. Yung gusto ko marinig yung commitment na gusto niya ako makasama habang buhay. And he's always mentioning my kids, which is very important to me. So, nung pong dumating yung punto na kaming dalawa ay magkasama, he made an effort. Because gustong-gusto niya po, di ba, volunteer work. At yun po ay dream come true para sa kanya. Kasi ang pag-volunteer po ay hindi basta-basta. Yan po ay mayroong mga requirements po yan. At kinakailangan mo pang magbayad sa isang, doon sa pag-volunteeran mo, ikaw pa magbabayad ng fee. Para nang sa ganun eh ma-consider kanila sa pagbo-volunteer. So ganun po ang nangyayari. So nung pong kami dalawa na ay nagko-communicate na while he was in Kenya, napagkasundoon po namin mag-spend ng Christmas kasi po ay magki-Christmas ng mga panahon na yun. After I think he stayed in Kenya for 3 months. Tapos because we were really very connected at that time, he decided to leave his volunteer work, which for me is very, very big thing for him to do. Kasi nga po, iniwan niya yung work niya para doon. Tapos, iniwan naman niya yung pag-volunteer niya para sa akin. At nung nagkita po kami nung December na yun, we decided to be together. Marami po kami mga pinagdaanan after that. Kasi nga po, long distance, eh, kailangan niyang bumalik ng Australia while I was in Dubai. So I decided to join him for a tourist stay in Australia after some time. We stayed together in Kenya for some time and then back to Dubai. So ganun-ganun po, napakahirap. Marami po kaming pinagdaanan, but in the long run, yung po yung napagdesisyunan kong gawin. Importante po ang like kong sinasabi. Mahal mong isang tao, at kung mahal ka ng lalaking, wala kang ibang gagawin. Sila ang gagawa ng paraan para makasama ka. You don't have to exert any effort para iparamdam na mahal mo sila. Sila po ang dapat na gumawa nun dahil sila ang lalaki. Sila yung magpaparamdam ng pagmamahal sa'yo. Sila yung gagawa ng lahat ng paraan para makasama ka, para maiparamdam na mahal ka nila. Para po sa akin, importante yun. Yung mga bagay na pinagdaanan namin, kung paano niya inayos lahat-lahat ng visa ko para makarating at makapag-stay ako ng legal sa UAE, sa Australia, kung paano ko po iniwan naman yung trabaho ko sa UAE, nag-resign ako, iniwan ko yung family ko, iniwan ko yung mga friends ko, iniwan ko yung trabaho ko, a good paying job ay iniwan ko para pumunta dito. Marami po kami isinakripisyo niyo yung kanyang passion for wildlife and rainforest. Kailangan niya pong maging normal ang takbo ng buhay kasi kailangan niya pong i-establish yung kanyang pagiging padre de familia dahil nga po
magkasama na kami, hindi na po pwedeng siya ay pa-trekking-trekking at pa-travel-travel. Hindi na po ubra yun. Dahil ako po eh, kailangan namin na isang solid foundation kung saan po kami naroon. At yun po yung binigay sa akin ng asawa ko. Kinuha niya yung aking bunsong anak, tinulungan niya ako makarating yung anak ko dito. Ipinagpatayo niya po ako ng business ko dito. Ginawa niya lahat ng paraan para maging masaya ako dito. So yun po yung mga bagay na ginawa niya para sa akin. Alam ko, hindi po ako nagkamali. At yun naman po ang dalawang mama na hindi naging matagumpay sa aking mga puso ay na, alam ko masaya na rin po sila ngayon. Although hindi ko po alam kung meron na sila mga partners, pero alam ko na minsan nagme-message din po sila sa akin at kinukumusta nila ako. At sinasabi ko naman po masaya-masaya na po ako. Yun po. Hindi ko pa alam kung nakatulong yun para sa pagpili ninyo ng inyong mga kasama sa buhay dun po sa mga kagaya kong naghahanap ng makakatuwang sa buhay. Sana po pilitin po natin maging maayos ang ating panuntunan kung paano po natin pipiliin ang ating mga kasama sa buhay, lalo na po kung may mga anak tayo. Lagi po natin isipin na kung mahal po tayo ng isang tao, wala po silang gagawin na makakasakit sa ating kalooban. Hindi po natin gumawa ng lahat, ng kahit na ano. Sila po ang gagawa ng paraan para makasama tayo. Yun po yun. Magkakaroon po siya ng... Sila... Maganda po sa lalaki, meron siyang plano. Kagaya po ng asawa ko. Meron siyang nakaplano na ang kanyang mga gawain, mga gagawin sa susunod na 20 taon. Alam na po niya yan kung paano po yan, nakaplanado na po yan. Inayos po ng asawa ko yung finances ko, yung problema ko, yung mga paggamit ng credit card. Tinanggal niya pong lahat yan kasi hindi po maganda ang mga may utang. Sabi niya, hindi yan makakatulong sa iyong pamumuhay, mababaon ka. Sa tinuruan niya ako kung paano humawak ng pera. Sa ngayon po, wala na po akong masyadong pinoproblema financially, kundi yung aking pansariling naging problema sa aking business, which is what we are trying to resolve now. And my husband is helping me with that with all his might. As usual, he's very supportive. Masaya po ako. Naging maayos po yung pagpili ko. Ewan ko po kung... sana po makapulutan ng aral ng mga kababaihan. Ano po? Hindi po natin kailangan magmadali. Huwag po tayong padalos-dalos. Lalo na kung ang ating mga iniisip ay hindi kaiga-igaya yung karamihan ng mga babae na nakakakilala ng mga ibang lahi ay nagsasamantala. Hindi po yun tama. Hindi po nila deserving yun. Ipakita po natin yung ating worth as a woman, as a Filipina. Hindi po natin bibigyan ng kahihiyan ng ating lahi. Ano po yung ating bansang Pilipinas? Yun na lamang po. Maraming pong salamat. Sana po hindi kayo nagsasawa na pakikinig sa aking videos at yung panonood. Mag-like lang po kayo at mag-subscribe at maraming pa po akong ituturo sa inyo at maraming pa po akong isi-share sa inyo. Ako po muna ay mamamaalam na muli at sa susunod po mga video, sana po ay nandyan po rin kayo. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ano ho, para na rin sa atin to. Goodbye! Thank you so much for listening. Bye-bye!